abortion, yung bad example sa social media, lahat yon, no, umaatake sa pamilya natin. Kaya meron tayong message na to para alam natin kung paano natin lalabanan yung tide na yon, yung agos ng mundo, yung mga makamundong values. So, meron ako mga ipapakita na picture. Kilala nyo ba kung sino sila? Ha? Sinong kilala nyo dyan? Sabihin nyo nga. Etong nasa dilaw, sino yan? Chinkitan. Di ba? Chinkitan. Yung kumakain, sino to? Yung vlogger na si Rai? Rai ba yun? Oo, si Rai. Di ba? Ano napansin nyo lahat dito? Di ba lahat sila mga influencer? Di ba? Hindi naman sila artista, pero may platforma sila sa YouTube na ginagamit nila para mag-influence ng tao. Di ba? Ng kung ano man yung passion nila. Di ba? Tayo rin, no? Sila po yan, yung mga yan, top 20 influencers. Okay? Lahat sila may following. Okay? Tayo rin po, meron rin tayong kapasidad to influence people. May mga circles of influence po tayo, no, na pwede po nating maging followers, no? Kung ano man po yung level of influence natin. Sila lang po tanyag kasi marami, di ba? Pero kung isipin niyo po, lahat po tayo ay mayroong influence, di ba? Sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho, meron po tayong influence. Kaya po yung message natin today ay ito. Masahin po natin, be a positive influence, be salt and light, no? So kung tayo may influence, pero yung influence na yun, saan natin gagamitin, di ba? Sa mabuti ba o sa ikasasama? So basahin po natin yung mga main verses natin sa Matthew chapter 5. Sige, basahin po natin sabay-sabay. Kayong mga ang nagsisibing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Okay, yung mga ladies, basahin po natin itong verse na to. 1, 2, 3, go. Kayo? Walang. Sa halip. Nang ba? Okay. Mga gentlemen, pabasa po. 1, 2, 3, go. Ganun din. Upang makita nila Amang nasa langit. Yan. Napakaganda po ng mga verses po natin today, no? Lahat po yan galing po sa bibig ni Jesus Christ, no? So ang tanong is, bakit nga ba kailangan ng salt and light sa mundo? Kasi kanina yung verses yun yung sinasabi, di ba? Magikang asin, magikang liwanag. Bakit nga po? Dahil ang mundo po natin makasalanan, di ba? Meron po yung mga obvious na kasalanan, yan pagpatay ng tao, no, pagnanakaw, adultery, slander. Yan po yung isa sa mga obvious. Meron po mga kasalanan rin na hindi naman obvious, like pagiging magalitin o kaya pagnakaw ng oras sa trabaho, pornography o kaya paglalay, no? So yung mundo po natin talagang kung titingnan mo, walang Diyos, walang pag-asa, 'di ba? Pag manood lang kayo ng news, eh. 'Di ba? 90% ng news puro bad news. May pinatay, may ganito, yung mga politicians natin nagkagulo. Walang sa ayos, so kaya may bagyo. Magulo, 'di ba? Talagang puro bad news. Yan po. Kaya po kailangan natin ng salt and
light. So ano po ba yung nagagawa ng salt and light? Kasi sinabi niya yung asin at saka ilaw. Ang ito pong salt o asin, ang nagagawa po niya noon, dati po, wala pa pong ref. Ginagawa pong asin, yun po yung pang-preserve nila sa karne. Okay, actually dito nga nagulat ako, ginagamit po yung asin eh, sa may isang store dyan kasi yung ice, para daw hindi matunaw agad, nilalagyan nila ng asin. Oo, kasi sabi sa akin baka, ay sir, baka maglasang asin yung binili yung tubig ah, kasi nilagyan namin ng ice. Yun, nagpe-preserve siya, antiseptic rin siya, no? Pwede rin siyang panggamot. At flavoring, di ba pag walang lasa, kulang ng asin tong itlog ah. Kaya kulang na asin, dagdagan mo ng asin yan, walang flavor. At nagke-create rin po siya ng uhaw, no? Kaya nga po, di ba, pagka napaka tawag dito, ironic na nauuhaw ka pagka nandun ka nang sa tubig-dagat. Diba, hindi mo naman pwedeng inumin kasi pag inumin mo, lalo ka mauuhaw. Ano naman po yung ginagawa ng ilaw, lalo na ng sunlight? Ito po ay source of energy, no? At kung meron po tayong sunlight, kaya po nagkakaroon ng formation yung mga food, kaya po lumalago yung mga halaman, at kahit rin po tayo, no, pag tayo po isitingnan niyo minsan pagka wala, hindi tayo masyado na arawan, kunyari sunod-sunod na bagyo, walang araw, 'di ba parang malungkot ka rin, 'di ba? Kasi yun yung binibigay ng araw eh, yung pag-asa saka yung sa ano natin, mood natin, nakakatulong siya. Heat saka temperature, yung blood flow natin, yun yung ginagawa ng ilaw, especially yung sunlight. Yan. So, in the same way, ganun rin po sa atin, no? Kung tayo po magiging salt and light sa mundo na to, tayo po makapagbigay ng flavor, tayo po makapagbigay ng ilaw sa mundo na namamatay na. Diba? So, ang tanong lang is, sino ba yung salt and light? Sino ba yung salt and light na sinasabi ni Jesus? So, sige, basahin po muna natin sa John chapter 8, verse 12. So, basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3, go. Muling, ako ang ilaw ng mundo. Okay, pause. Sino daw yung ilaw ng mundo? Ha? Si Jesus. Tama naman, no? Na si Jesus nga pumunta dito bilang ilaw ng mundo, bilang pag-asa po ng mundo. Okay. Pero aside kay Jesus, meron pa siyang sinabi kung sino pa daw yung ilaw ng mundo. Basahin natin yung pangalawa. Ang okay, so sino daw pa yung isa na may ilaw aside kay Jesus? Ha? Sino? Kung hindi sumusunod sa kanya, 'di ba? Kung tayo po lahat ay nananampalataya sa kanya at sumusunod sa kanya, yung ilaw ni Jesus nasa atin. Tama po? Di kasi yun yung sabi niya eh. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw, no? And hindi lang po basta-bastang ilaw. Yung ilaw po na yun ay nagbibigay buhay. Dahil si Jesus po nagbibigay buhay eh. Kaya katulad ng sharing niyo ma'am kanina na parang pagka yung mundo niyo, yung paligid niyo parang walang pag-asa, nagkakaroon kayo ng buhay dahil nga sa naririnig yung salita ng Diyos, yung ilaw ni Jesus. Diba? So yung ilaw na sinasabi niya dito, of course si Jesus, siya yung source ng ilaw. Lahat nung may source ng ilaw, nagiging ilaw rin. No? So sabihin mo ngayon sa katabi mo, ilaw ka. Ilaw ka. Okay? Shine brightly. Yan, shine brightly. Okay? Sabi niya dito po sa Matthew chapter 5 verse 13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Sino daw ang asin sa mundo? Tagasunod, di ba? Tayo, na naniniwala, nananampalataya. Pero may sinabi po siya, no, na may posibilidad na problema. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, okay, mawala ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. No? Sabi niya, wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapakan ng tao. Ibig sabihin na yung lasa pala ng asin, pwede pong
mawala. Di ba? Pwedeng mawala yung lasa ng asin. In the same way, tayo rin po bilang mananampalataya, kapag po hindi po natin pinapractice yung faith o in-exercise yung pananampalataya natin sa Panginoon, nawawala rin yung lasa natin. No? Nawawala yung alat natin. Okay? So paano po ba nawawala yung alat o yung pagiging nating asin? Una, yung mga kompromiso, di ba? Meron tayong mga naniniwala tayo pero hindi natin ginagawa. O kaya spiritual dryness, ibig sabihin hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon through prayer, through reading His Word sa Bible, or through ito, yung pagfe-fellowship po sa lahat ng nananampalataya. Isa rin po is yung bad company. Kung baga, kasama mo lagi, bad influence. Instead na ikaw na nag-influence sa kanila, ikaw yung na-influence. Kaya nga po sabi sa Bible, bad company corrupts good character. No? Pressure ng mundo, yun rin po nakakawala po ng ating pagiging salt. And of course, kung hindi po tayo regular na hindi natin kinukonsulta ang Panginoon sa salita niya, sa Bible, mawawala rin po na yung saltiness natin. May influensyahan po tayo ng mga makamundong values. Yun po yung mangyayari. Yan. So, kaya po ang message natin today, ano po yung message natin today? Be a positive influence, be salt and light. Tapikin mo yung katabi mo sa kanan. Sabihin mo, be a positive influence. Yan. O, bumalik ka naman sa kaliwa mo. Sabihin mo, be salt and light. Yan. O, di ba? Mukha naman tayong salt and light eh. Ang question po, no? Alam natin na ang ilaw ay ang Panginoong Jesus. Di ba? At lahat ng merong nananampalataya sa Panginoong Jesus, yung ilaw niya ay nasa atin. Tayo yung nagsisilbing ilaw at asin. No? Paano po ba maging salt and light in a practical sense? No? Paano po ba tayo pwede maging salt and light? Una po, pwede po tayo maging salt and light. Simulan po natin sa ating pag-iisip. Sabihin niyo po, pag-iisip. Yan, baguhin natin yung pag-iisip natin na makamundo, babaguhin natin yun at papalitan po natin ng salita ng Diyos. Okay? Yun po. Kasi po, sabi po sa Romans 12, basahin po natin lahat, huwag. Okay. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Okay? Kasi nga, baguhin daw yung makamundo niyong pag-iisip at palitan nyo ng pag-iisip tungkol sa Diyos. Dahil pagka kinilala natin ng Diyos, alam natin kung ano yung mabuti, alam natin kung ano yung ganap, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Di ba? Kaya kapag magdi-desisyon tayo, alam na natin. Kasi, uy, teka lang, hindi ata ka nais-nais sa Panginoon tong desisyon ko. Ha? Ay, hindi ko na to gagawin. Kasi, meron na tayong pagbabago ng isip. So, makikita po natin yon sa salita ng Diyos. Kasi po yung salita ng Diyos, yan po yung ilaw, no? Pwede, sabi niya dito, ang salita niyo o ang salita ng Diyos ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daan. Kaya nga po, meron po tayo nito, 4W, para po makatulong po sa atin, may paliwanag kung ano po yung isinasaad ng mensahe ng Diyos, no? Pero ini-encourage ko po rin po kayo na yung Bible po mismo, yun po, basahin niyo po, especially yung Proverbs. Kung gusto niyo po mas maging wise, no, 1% a day, read niyo po yung Proverbs, 1 chapter a day. 31 chapter po yun. Sa isang buwan, tapos niyo na yun, kung 1 chapter a day. Basahin niyo po yung Proverbs. Okay? Pangalawa, paano po ba tayo pa magiging salt and light? Sa isip at saka sa puso, di ba? Ilagay sa puso si Kristo, no? Isa puso po natin si Kristo. Okay, basahin po natin to. Colossians chapter 3 verse 15. Paghariin ninyo sa mga puso niyo ang kapayapaan ni Kristo. Okay? Sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong mapagpasalamat katulad ng ginawa natin kanina, no? Makikita nila na, uy, bakit kaya ganito to?
no? Sa kahit may pressure sa trabaho, may pressure sa pamilya, bakit kalmado pa rin? Kasi si Kristo ay nasa puso natin. 'Di ba? May meron tayong peace that surpasses beyond understanding. And makikita po ng mga tao na nakapaligid natin, yung parang may iba dito. So magiging positive influence, 'di ba? Magiging salt and light. 'Yan. Okay, sumunod po is sa meron na tayo pagbabago po sa isip. Then isa puso si Kristo. Ano naman po para magi po tayong salt and light? Sunod po, syempre dapat rin po kung sabi po ni Jesus, out of the overflow of the heart, sa puso, kung ano po yung overflow, kung ano po yung maapaw sa puso, yun po ay lalabas sa ating bibig. So, sa salita. Okay? Sa salita po, kailangan po natin maging salt and light. Katotohanan, kaaya-aya ang salita, at salita na nagbibigay lakas loob o encouragement. Okay, masahin po natin. Colossians chapter 4, verse 6. 1, 2, 3, go. Laksan po natin. Go. Yan. So, sikapin daw po, no? Sikapin natin na maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang pananalita. Di ba? Hindi pabalang. Hindi yung di ba minsan makakapanood ka sa YouTube, yung nagpi-flip tang ba yun? Yung nagbabattle na rap, pero pos puro kalaitan, puro kapintasan yung ginagawa. Hindi po ganun. Opposite dapat. Meron nga po, napanood ata ako, ganun yung ginawa eh. Nag-flip top siya, pero puro kapurihan yung ginawa niya. Hindi niya pinintasan yung kalaban niya. Ganun po dapat para maging salt and light po tayo, no? Lalo na sa pananalita natin, no? Na makikita nila na, uy, napaka malumanay nitong magsalita o napaka punong-puno ng respeto yung pagsasalita nito, no? Sumasagot ng tama. Isa rin is katotohanan. Importante po na magsasabi tayo ng kung ano ang totoo. Kasi nga po sabi sa salita ng Diyos, kaya huwag na kayong magsinungaling. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka sinungaling. Okay? Hindi ka sinungaling. Huwag na daw tayo magsinungaling. That up what? Ano daw dapat ang gawin natin? Oh, sabi mo, nagsasabi ako ng katotohanan. Sabi mo, maganda ka, pogi ka. Totoo yan. Hindi, kasi we are made in the image and likeness of God. Hindi po nagkamali ang Diyos sa itsura nyo, sa itsura natin. No? Di ba? Ganun po tayo ginawa ng Panginoon. So, sabi niya, wag na daw magsinungaling, magsabi ka ng katotohanan. Lalo na po kung ang kasama mo ay kapwa mo mananampalataya kay Kristo. Di ba? Dahil isang pamilya na. Alright, ito pa yung isa. Dapat rin, sa salita po natin, encouraging tayo. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, basahin po natin. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob, okay? Magtulungan kayo tulad ng ginagawa niyo ngayon, alright? So, kunyari po, kung kayo po ay OIC, no? Meron po ay nililid na people, kailangan po encouraging, no? Hindi lang puro sita, di ba? Pero dapat meron pong nakakapagpalakas ng loob. Kung kayo rin po magulang, ganun rin po. Kailangan po nagbibigay ng lakas ng loob. Kasi po yun po rin ang kailangan ng mundo ngayon. Kailangan po ng encouragement. Hindi nyo lang po alam na yung isang thank you nyo, isang pagpapasalamat nyo, o kaya isang encouragement nyo sa isang tao, malaking tulong na po yun sa pinagdadaanan niya sa isang araw, no? Mapagdasal nyo nga lang po sila eh. Tanungin nyo lang po, ano ba mapagdadasal ko sa inyo? Malaking bagay na po yun. Encourage na yun. Okay? So, paano tayo magiging salt and light? Una, sa pag-iisip natin, sa puso, sa salita, syempre, sa gawa rin po, no? Basahin po natin. Gawa, maging, yan, tingnan mo ngayon katabi mo. Maging good example. Yan, maging good example, no? Para po si Kristo.
Ngayon, lahat po tayo meron kanya-kanyang roles po sa buhay, no, na ginagampanan. Kaya po, itong mga example na to is something na kailangan po nating i-practice. So, yung mga lalaki po muna, basahin po natin paano tayo magiging good example. Okay? Basa, mga gentlemen. Parang yung pagmamalupitan, humina. So, pag tayo po, di ba, katulad na share ko kanina, minsan natataas ako ng boss si misis ko, di ba, parang shucks, sakit sa puso ko yun. No? Pagka nangyari po yun, syempre, ang kailangan, magpakumbaba, humingi ng tawad at magbago. No? Yun po yung isang way, paano po natin, paano tayo magiging salt and light sa family. Tayo po, mga gentleman, no? Mahalin daw yung asawa. Sa ibang verse yan, sabi niya, mahalin niyo yung asawa niyo galing ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Kung, ano bang ginawa ni Kristo? Binigay niya yung buhay niya, di ba? Para sa simbahan. Ganun rin po tayo. At saka, iintindihin po natin talaga sila. No? Dahil po, ipinagkatiwala sa atin yun ng Panginoon. Eh, no? Kaya lang tayo mga lalaki, may tendency tayo maging brusko, di ba? Well, kaya mo yan! Ano ba naman yan? Napaka ano lang... Iyak ka na agad eh. Ganun eh. Hindi po eh. Ganun po talaga design ang ano eh. Ang babae, di ba? Maging, they are in touch sa emotions po nila. At wala pong masama dun. Tayo naman talagang very ano, tawag dito, sa emotion natin, pinipigilan po natin. Di ba? Kasi yun yung design. Pero hindi po sinasabi na mas malakas tayo o mahina sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi, huwag pagmamalupitan. Kundi, anong dapat gawin? Mahalin. So, mga brother, tingnan nyo yung mga ka-brother nyo. Mahalin mo asawa mo. Sabi mo, mahalin nyo asawa nyo. Okay? Yung totoong asawa, yung okay, mahalin po natin yung asawa natin. Okay, sa mga kababaihan naman, paano po tayo magiging salt and light? So, babasa po. 1, 2, 3, go. Wives, or yung follow the lead of your own husband. Suppose of them, don't believe God's word. Then let them be won to Christ without words. By seeing how their wives behave, let them see how pure you are. Let them see that your lives are full of respect for God. O, yung buhay mo, kita nila na meron kang takot sa Panginoon, di ba? Wives, follow the lead of your husband. Sa Tagalog po nga dyan, medyo mas mahirap lununin eh. Kasi sinasabi dyan, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Ibig sabihin lang po, na yung follow the lead of your husband, bigyan nyo siya ng respeto. Diba? Hayaan nyo siya na mag-lead ng bahay, ng pamilya. Huwag nyo siyang pangunahan. Huwag nyo siyang bungangaan. Kumbaga, bigay nyo po yung respeto na due para sa kanya. Diba? Kasi yun yung design ni God eh. At kung hindi siya naniniwala pa sa Panginoon, no, pag nakita nila na ikaw ay mapagpasensya, sabi niya, let them be won. Sila ay maniniwala sa inyo kahit hindi nyo po sila pinagsasabihan. Dahil, ano mangyari? Dahil nakikita nila yung pagiging ilaw nyo ng tahanan. Kasi sabi dito, let them see. Let them see. Ibig sabihin, ilaw ka, nakikita. Ano nakikita sa iyo? Yung purity mo. No? Yung respeto mo sa Diyos. Dahil ginagalang mo yung design niya. No? So yun po. Yun po yung way para po tayo maging ilaw at liwanag sa tahanan. At sa komunidad rin, of course. Okay, mga magulang, no, sa lahat po ng mga magulang, no, huwag din yung pagagalitan ng labis ang inyong anak. Okay? At baka masiraan ng loob o kaya mabaliw daw. Di ba? Sabi dito, huwag pagagalitan ng labis. Hindi ibig sabihin huwag mo napapagalitan pag may ginawang mali. Ha? Ang sabi niya lang, ng labis. Kasi minsan, pagka nagalit po tayo, todo-todo, na parang pumatay na, kunyari, nakabasag, pero yung pagalit natin, parang pumatay na ng tao. Nawawalan na siya ng encouragement. No? So, huwag daw labis yung pagalit. Kumbaga, dapat kung pagagalitan, is ang goal ay para ma-build up, hindi ma-tear down, hindi ibagsak, kundi, ganun eh, meron naman, di ba?
Oh, like kunyari sa OIC, 'di ba pinapagalitan tayo minsan ng OIC natin? Dahil gusto niya kung ano yung ikabubuti para sa atin at sa buong team, no? So ganun rin po, no, sa mga OIC. Huwag po nating pagalitan ng labis. Kung meron po kayong teammate, huwag yung labis na, kasi baka panghinaan ng loob. Instead, kung papagalitan man po, is to build up the person, no, in the right discipline. Yan. Okay. And then, ito po yung last verse po natin. Para sa lahat po ng empleyado, no, tayo po, mga servants, magpasakop sa mga authorities ninyo at igalang ninyo sila, hindi lamang yung mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis sa parusa kahit walang kasalanan bilang pag-ayon sa kalooban ng Diyos. No? Importante po ito na tayo po yung magpasakop sa authorities, na bigyan natin sa kanila ng galang. Kahit po yung OIC natin o yung authority natin, hindi lang sa mabait, kundi kahit sa malulupit. So, pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain tayo ng Diyos. Yan. Okay? So as we close, ano po yung message natin? Be a positive influence. Be salt and light. Ang challenge ko na lang po sa lahat, no, as we close, no, lahat tayo po may kakayahan to influence. Yung tanong lang po is, ang influence ba natin is ilalapit ba natin yung mga tao kay Kristo o palayo kay Kristo? So, be a positive influence, be salt and light. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras na to. Thank you po at sa maikling oras, binigyan niyo kami ng pagkakataon na marinig ng salita. At itinadalangin po namin na gabayan niyo po kami sa araw na ito na maging salt and light po sa trabaho namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alright, picture taking na po tayo. Diyan na po kayo. Huwag na po kayo tumayo. Si Kuya Jay na lang ang magpipicture po sa atin.